So, ito na nga po, binubuhat na yung ating dambuhalang jade. Sige nga na, pakita ko muna sa inyo. Dahil, ayan po, makita nyo. Ayan! Ayan na! Pag-uwin mo. Nakuha na. Hello everyone! This is Sir Mizunao Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, nakita niyo po ba itong nasa background ko? Ito yung giant jade natin, ano, na ito, almost 10 years old na to, no? Napakalaki na. At ayan, kita niyo naman, hitik na hitik yung bulaklak, ano? Ang gagawin po natin ngayon is, iriripat natin to, no? Actually, dadali namin to sa Pangasinan. Pero, dahil nga po, dito sa atin, ang practice natin sa lowland, eh, pinapalitan natin to ng potting mix. I-uproot natin, ano? Pakita ko sa inyo ngayon, kung paano pag-uproot nito kasi napakahirap po talaga mag-uproot ng mga ganito na kalalaki, no, na halaman. Samahan niyo po ako, kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. Back mga ka-MDP, kasama ko ngayon, tumawag na ako ng mga backup, andyan si Iskiri at saka si Ate Juday. Sila po ang bubuhat ng ating mga jade. Ayan, ako, teka muna, papakita natin sa kanila. Nagmamadali, masandali, tingnan muna natin sila habang magbuhat. Ayan, sumama pa si Hill sa atin, saya, tingnan natin yung pagbubuhat nila niyan. So, eto na nga po, binubuhat na yung ating dambuhalang jade na napakalaki. OMG, OMG, OMG. Ayan, Juday laging ganun. Pag nagbibigyan nyo, parang gahol na gahol. Ayan po mga ka-MDP. Dito lang sa mini dino park laging ganyan. Yung parang merong binubuhat na sobrang bibigat lagi sa mga video. Ayan ako yung bulaklak. Ano, sayang naman. So ayan na po yung ating nabuhalang jade. Ang dami oh. Kita nyo. Sige nga may pakita ko muna sa inyo. Dahil ayan po makita nyo. Itong pinaka mga ilalim oh. Look. Yan, meron po ditong yung soil niya, kita nyo, napaka-clay, no? At yan yung iniiwasan natin dito sa lowland, ano? Kasi, kung bakit hindi kayo nabubuhay at namamatayan kayo, yun yung isa sa main reason, ano? So, ayan po, ngayon, tanggalin muna natin yan. Mahirap kasi pag yan, tinungkab mo, tingnan nyo, ang tigas nito, oh. Pakatigas. Hindi yan kagad mabubunot kahit na ganyan-ganyan ninyo yan. Hindi kagad mabubunot yan, ano. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda nito, no. Ganyan po yung bulaklak ng mga jade sa mga hindi pa nakakakita. And, ayan po, ikot ko kayo. Ito, sobrang sanga-sanga na nito. Parang kahoy na, no. Malabonsay na yung itsura ng ating jade. And ngayon, simulan natin. Ang gagawin namin is babasain namin itong pinaka-soil niya para makuha natin yung mismong plants, ano? Kasi kapag ito tuyo tapos pinilit natin, maring masugatan lang yung roots, maring madamage yung roots niya, kaya dadahan-dahan natin sa magkita ng pagbasan ng lupa. Palalambutin muna natin, tsaka natin siya kukuhanin. Tsaka isa pa, gagamitin namin itong paso, ano? So simulan na natin. So eto na ang gagawin natin. Yan, magpatuloy tayo kasi nahirapan tayo kanina. Ginanyan natin ang kutsilyo. Ayaw pa rin yan. Ayaw pa rin maano yung lupa. So this one kasi kailangan natin palitan ng lupa dito sa lowland, ano? Kasi ang mangyayari po dyan, pag di natin pinalitan, maaaring magka-fungus, no? Pag ulan-ulan, syempre ma-overwater yan. Kasi ito nagiging clay, oh. Kasi yung lupa dito, sobrang clay niya, no? So, nag-stack up dyan yung tubig kapag halimbawang bumuhos yung ulan. Ang gagawin natin dito sa ating dambuhalang jade na to, kailangan mapalitan natin ang lupa. Ito kasi dadali namin sa Orbis Tondo. Kaya, ang ginagawa namin is, yan. Pinatanggal namin muna yung lupa or pinapalambot namin, ano. Kanina ayaw niya kasing makuha dun sa pagganong-ganon natin ng kutsilyo, pagpapaluwag. Ngayon, ang gagawin natin is babarin muna natin ang tubig, ano? So, ayan, nag-inoriente na tayo. Nagulat si Ganda. Sige, ayan. Dahil nahirapan kaming mag, ano,
bungkal na nagpadala sa atin ng halo-halo. Wow! Wow! Special halo-halo naman ito. O yan, bagay na bagay sa mainit na panahon. Magkano yung ganito? 50 pesos. 50 pesos, ang dami na niyan sa hug, ano? May ice cream, may yema, ano pa ba? Leche flan. Ulaman. Ang dami, no? Mais. Mais. Ano pangalan ng store nila? Ano? House of Sizzling. Ano? House of Sizzling? Oh, Sizzling. House of Sizzling. Saan matatagpuan? Sitio Pulondo. Sitio Pulondulo. Lock 2nd. Lock 2nd, Malolo. Sa inumorder po kayo at hanapin nyo sino hanapin. Leonora Basalio. Leonora Basalio. Napakasarap ng kanilang halo-halo. Si Kwenta, pwede kayo magpadilita ka na. Ang sarap nyo. Kakain ako maya-maya. Habang pinabalap po natin lupa. Ito, medyo luluwag-luwag na to. Kasi... Ayan. Kaya sa kanina, yung lupa niya. Ayan, ako. Medyo pumuto. Iniinata ko kasi yung ating paso. Kasi pwede pa natin ito gamitin. Ito rin yung paglilipata namin. Ano. Paluluwagin naman natin yung mga lupa niya para mahatak natin ito. No? Yung ating barakoy. So, ayan. Tingnan natin. Ano, kasi kanina, ito kasi yung ginagawa namin yan. Ayan. Ginaganyan namin yan. Tapos, yan, ginaganan namin yung mga lalim. Napansin ko, ang dami ng mga langgam, ano. Kasi usually po, kapag yung soil na yun yung gamit natin, madalas tirahan yan ng mga kung ano-ano. Pwedeng mga insekto, and pwedeng mga hayop o sakit sa halaman, ano. Tulad ng mga namumuong mga aphids, mealybugs. And pag nakakita kayo ng mga langgam, senyales yan na maaaring nag-store yan dyan ng pinaka pagkain nila or possible na merong aphids or mealybugs dahil medyo may kaugnayan sila, no? Kapag halimbawang nagkaroon ng aphids, mealybugs, madalas yan puntahan ng mga langgam, ano? So, tingnan nyo ito, may mga puti-puti yan, no? Look, pakita ko sa inyo. Ayan, nakita nyo? Yan. May mga nadidevelop na mga puti-puti. Oh, look. No? So, yan po yung pinagsisimula ng mga hayop. At pinagsisimula ng mga aphids, mealybugs. Yang halupa na yan. Kaya po, talagang importante na ito pong inyong soil. Na old soil na galing po sa highland. Eh, mapalitan po, ano. Para po, makaiwas kayo sa mga ganyan. And then exposure is important. So, ito na na-uproot na yung ating jade. Pwedeng-pwede na po yan, ano, na ganyan yung ano na. Pero pwede nyo pa rin itong hugasan, ano, ng mas malinis kasi may natitira pa, ano. Pero
ako minsan ganito, okay na sa akin, safe na sa akin yan. Kasi, yan, kapag napalitan na ng lupa, mahahalo na yan sa kanila, no? Kapag nagdidilig. Kasi kapag fast draining naman yung pinalit mong lupa, sasama na yan, ano? Although, yung iba kasi, ang ginagawa, para talaga makasiguro, nililinis yan mabuti, no? Pwede nga linisin yung mabuti. Tapos yung mga old roots niya, pwede nang i-trim para nasa gayon magkapag-encourage ng bagong growth ng roots, ano. So, pero tayo, ganyan na yung gagawin natin. Tapos ito, dadalhin natin sa Pangasinan kasi doon na natin i-ano, kasi mahirap dalhin to, no, kapag halimbawa bulky-bulky siya, no. So, ito, yung ilan sa mga jade natin dito sa ating plant museum, no, ni Doktora. Makita nyo, ganyan, ano, puro pamis. So, ano nga ba yung ginagamit natin dito, no? Ang ginagamit namin dito, yung kalahati, kung nakita nyo kanina, kalubog yung roots, yung MDP soil mix natin, ano? Ano yung MDP soil mix? Ito po yung fast draining na potting mix na maraming pamis, ano? Pero, before kasi, pure pamis lang yung ginagawa ko. Ngayon, kapag malalaki, no? Yung sobrang lalaki na na ganito, na jade. Ang ginagamit natin, yung kalahati, MDP soil mix. Pwede rin kayong gumawa niyan. Yung mas maraming pamis, tas compost, haluin nyo lang. Yan, pwede na po yan. Tapos, yung ibabaw, pure na pamis, ano. Yun yung ating sinubukan. Tapos, yun yung naging effective dun sa malalaki natin, ano. Kasi, minsan, yung pag ginamita natin ng puro potting mix lang na puro pamis lang, ang nangyayari sa kanya, medyo pumapayat, tapos talagang nagkakaroon ng kulubot yung dahon. Pero kapag halimbawa yung ilalim niya may kasamang compost, may kasamang soil mix, yan yung ating ginawa, mas na iwasan natin yung pangulubot ng dahon. So yan yung ginagawa natin, kalahati MDP soil mix or cactus succulents potting mix, pwede yan gamitin nyo. Tapos sa ibabaw, purong pamis lang, no. So yun yung ating mga jade, no. Maayos sila at malalaki dito, buhay. And yan, magaganda, no, yung ating mga jade dito. So ayan, napanood nyo na yung pag-uproot natin ng jade plant. And kung meron kayong mga malalaking jade plant na katulad ng mga pinakita natin, pwede pong ganyan yung gawin nyo, no, para masiguradong buhay sila dito sa lowland at mas mapaganda sila, no. Thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood sa ating video, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment. Salamat po ng maraming marami, no. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, ano, sa ating YouTube channel, kung bet-bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para lagi update sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page, search na po Hermie Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermie Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!